Habaan natin yung pasensya natin mga sir. At saka babaan natin yung pride. Welcome back sa KMR Gen. Welcome po kayong lahat dito mga sir. So, ang pag-usapan po natin ngayon mga sir, tungkol sa yung trabaho namin, yung ginawa namin nung last. So far mga sir, hanggang ngayon, kasi ka-schedule kasi ngayon ang inspection namin. So hanggang ngayon mga sir, sa awa ni God, wala pang lumabas na diferensya sa mga tinitira natin. So kahit hanggang ngayon mga sir, kahit matagal na akong tumitira ng mga ganitong post eh, yung mga may mga ultrasonic testing, so nandyan pa rin yung kaba natin na baka may NG, kasi ang atin kasi mga sir nasa isip natin, hindi ko kasi yun naisipan na magaling na ako o matagal na ako may trabaho. Ang akin kasi mga sir, ulit-ulit ko yung sinasabi sa inyo na kailangan pa akong i-work out sa sarili ko. So hanggang ngayon mga sir, papasalamat tayo kasi kahit konti at saka ang sabi ng nag-testing mo sa ginawa natin mga sir, maganda daw, sakto daw yung mga penetration niya, so papasalamat din tayo. Kung may engine naman mga sir, kaya naman natin i-repair. Pero mas maganda talaga yung wala talagang difference ang product natin. Parang mas kung wala kasing wala talagang engine mga sir, maluwag yung pakiramdam natin. Yun nga. Pero hindi natin sinasabihan na magaling na tayo. Basta ng atin lang, gawin lang natin ang tama. Nga sa mga baguhan na nagtanong dyan, kung ano ba yung, kung pwede ba silang magiging welder dito sa Japan kahit wala pa silang experience dito. Eh kung kayo mga sir, kung nandito na kayo sa Japan, anytime mga sir, kahit kailan, kung ano gustuhin mo man, kahit kailan mga sir, pwede na kayo. Basta nandito na kayo, lalo na yung visa nyo na long term residence na, ganun. Kahit hindi kayo permanent mga sir, pareho lang kasi yung benefits doon sa permanent residence sa long term residence. Kaya pag ganyan ang visa nyo mga sir, at saka kayo'y bata pa mga sir, ito talagang huwag niyong sayangin ang panahon. Yun ang masasabi ko sa inyo mga sir. So sa ngayon mga sir, nandito tayo, yung mga tinitira namin. So nandito tayo. Sinubukan ko kasing dito muna tayo mag-uusap mga sir, kung magkaintindihan ba tayo. Masa mga sir, ito lang naman ang sabi ko sa inyo na kailangan lang talaga natin na kung kailangan lang talaga na sipag talaga mga sir. Importante talaga yan sa atin. At saka tayo mga Pinoy mga sir, kilala na yan na masisipag tayo. At saka kilala din tayo na nasagot tayo mga sir. Marami na ding mga nangyayari dyan dito sa Japan. Pero yun na nga na ang gagawin natin dito mga sir, kung tayo may baguhan pa, tayo nang mag-a-adjust sa sarili natin. Madali lang naman talaga ang ito naman talaga mga sir ang pinaka-importante sa ating lahat. Ang una talaga, kung ano yung mga guidelines at saka rules sa kumpanya, yun talaga yung susundin lang natin. Una mga sir, mga stricto kasi to yung Japan about sa oras. Yun talaga mga sir ang pinaka-importante. At saka una talaga mga sir, ang i-workout natin kung kararating lang natin dito. Kahit sino sa atin, kailangan talagang communication mga sir. Ako mga sir, dati pagdating ko dito, oo, nag-aral ako sa Pilipinas. Mga isang taong mahigit yun sa agency namin ha. Nag-aral ako doon. So, yun na nga, may mga basic na kami sa Japanese language. Pero pagdating namin dito mga sir, ito talagang siguro, masisigurado mo nga. Pagdating mo dito nga ka pa rin mga sir. Wala talaga, hindi mo maintindihan kung ano sinasabi nila. Ang una mga sir, ang pinakamahirap, ang pronunciation sa mga Hapon. Hindi talaga basta-basta.
Kaya nga, hindi mo basta-basta mapasok sa tinga mo, hindi mo makuha kung ano yung sinasabi niya. Pero, yun na, magaling nga tayo sa mga parang sign language. Yun lang muna ang una. Pero hindi naman pwede na hanggat sa huli ganyan tayo, di ba? So, ang kailangan natin mas, yung ginawa ko noon, yung ako, every Sunday, dito sa ano, malapit sa amin, sa prefecture namin, every Sunday, kusa akong nag-aral ng Nihongo, mga sir. So, nabayaran ko doon is 2 lapad ata yun sa isang buwan. Tapos, ang per session ko doon is 3 hours every Sunday. So, yun, unti-unti kong na... At saka ang main ko doon, mga sir, hindi yung... Kasi marunong na tayong magsulat ng katakana, hiragana. Ang main ko doon, mga sir, is yung communication skill sa yung usap, yung tinatawag na kaiwa sa hapon, yung mag-usap kayo, yun ang pinaka-main ko na kaya nga pumasok ako, mga sir. So doon, mga sir, iba talaga, lalo na pag yung mga matatanda ang kausap mo. At saka halos naman, mga sir, yung mga kasama natin sa trabaho, may mga matatanda talaga. So kaya kailangan na kung mag-usap man kayo, kailangan, mga sir, take note ninyo kung ano yung sinasabi niya. Parang medyo hindi niyo naiintindihan, so take note ninyo. Mas maganda, meron naman yung bago ngayon na Google Translate, pero ang meaning pa rin, sir, iba. Kaya hindi niyo maasahan yan. So kailangan talaga, mga sir, ang unahin natin dito, work out muna natin ang communication skills natin. Japanese language, mga sir, yun ang pinaka-importante bago tayo sumalang sa mga ganitong trabaho. Ito, mga sir, hindi ito mahirap na trabaho. Ito, pag-willing, mga sir, ito mahirap. Madali lang itong matutunan. At saka huwag kayong matatakot na ang welding ay mainit. Oo nga, mainit yan kung sa Pilipinas. Pero pag dito tayo sa Japan, mga sir, safety dito, mga sir, at saka pwede kang mamimili, ikaw mag-desisyon dito. Ang kumpanya, mga sir, may binibigay talaga yung mga gamit sa'yo. Kung ikay isang magiging welder, o kung kayo mag-a-apply man, mga sir, yung mga baguhan pa kayo, ang pangalan ng ganitong trabaho, mga sir, is Tikutsu, or ironworks yun sa atin. So, kung kayo baguhan pa, pagpasok nyo dyan, meron talaga kayong mga gamit. Yung parang pang-hard na hindi matamaan yung balat mo, kasi masakit kasi yun sa balat, mga sir. Meron lahat, kompleto. Ang ano lang talaga dito, mga sir, is kung ikay halimbawa papapractice ka na ng welding, sabihin mo na gusto mong magiging isang welder, at saka kung bata ka pa, mga sir, mas malaki ang chance na pumapayag ang satso mo. Tumutulong sa proseso kung para matututo ka sa pag-welding. Yun. So, yun lang, mga sir. At saka pag kayo yung marunong na kayo mag-welding, kaya nyo nang mag-welding, mga sir, so doon na kayo. Ito kasi, mga sir, yung helmet na makikita nyo dyan ng mga ginagamit ko. Yun talaga, mga sir, ang pinaka-safe na helmet dito sa Japan. Dito lang yan binibenta sa Japan, mga sir. Ang pangalan dyan is Yamamoto Kungaku Lifesaver. Yun ang ano, mga sir. So ikaw ang kagusto dyan kung anong style ang gusto mo na helmet. Kasi yan kasi, mga sir, may filter yan sa motor o sa likod. Tapos may hangin yan na nalabas dito sa harap. So ang usok, mga sir, kasi sarado yan dito. Ang usok sa welding mo, mga sir, at saka yung mga ano, yung basta yung mga masasamang elemento dyan, mga sir, hindi yan nakapasok talaga ng ano sa ilalim, kasi sinasalubong ng ano, hangin. May hangin kasi yan dito, mga sir, at saka malakas. Kaya hindi mainit ang mukha mo. At saka hindi mo naaamoy talaga ang usok. At saka yung binubugan na hangin, mga sir, is naka-filter yan doon sa likod. So medyo malinis yan ng konti. Hindi natin sabihin na 100% malinis, ha, kasi nasa madumi tayong trabaho. Pero yung masasabi ko sa inyo, mga sir, nung bago ako magsimula, mga sir, tinatanong ko kung ano talagang pinakamagandang gamit.
yun talaga daw yung recommended dito sa Japan. Kaso daw may kamahalan din, kaya nung una naman sir, mga ilang buwan ata, mga 6 na buwan ata akong nagtiis din hanggat sa matuto akong mag-welding. Kasi ang ganda ng helmet mo mga sir, naka yung sabi natin na naka-respirator ka dyan, tapos pag patirahin ka, nga, di ba? So, kaya nga, patirahin natin muna ang pag-welding natin, test muna tayo sa pangit na mga helmet ng mabigay sa Kaisha, saka, bibili ng iyo. Tapos yung pagbili mo ng yung sarili mga sir, wala na, hindi na yung kasama ang, wala na kayong hati sa Kaisha niyan, sa kumpanya. Sarili mo na yan, kailangan pag-ipunan mo. Kasi ang presyo nito ngayon nasa 9,800. Sa atin, kung sa atin yan, mga kulang-kulang 50k siguro, mga ganun. Itong ma-share ko sa inyo na ako mga sir, pag wala akong, hindi itong helmet na ginagamit ko, kung hindi yung sarili kong helmet, hindi ko kaya mag-wielding dito mga sir. Kasi kita nyo naman sa trabaho na pang-hard ng tinitira natin. Tapos ano lang, gamitan mo lang na yung helmet na mga mumurain mga sir. Mura nga yung helmet mo, nakaka-save ka doon. Ang problema doon, doon sa katawan mo mga sir. Ang epekto sa katawan mo. Kaya nga mga sir, ang unahin mo talaga, yung mga gamit, kung ikaw magsimula ka ng pumasok ng ganito trabaho, ang unahin natin yung pag-ipunan yung mga gamit talaga mga sir. Mamaya na yung mga gusto natin, yung mga luho-luho. Mamaya na yan. Unahin mo talaga yung mga gamit mo. Motivation sa sarili mga sir, pinaka-importante. Kung kayo yung nagsisimula pa, huwag kayong ma-discourage sa simula pa mga sir. Kasi talagang hard rock talaga mga sir ang ano yan ninyo, ang madadatnan ninyo. Hindi basta-basta kasi nasa Japan kayo at saka magsisimula pa kayong mag-welding, wala pa kayong mga idea, ay basta mga sir, sabihin ko kaya natin, kayang-kaya natin. Pero lakasan yung loob nyo. Kasi ganyan din naman ako dati mga sir. Kung mga sir, yung mga sinasabi dyan, yung pagdating natin dito na kumakain tayo ng karne, eh, nakakain talaga ako nyan mga sir. Walang maka, ano sa atin yan, maka, walang safe sa atin dyan. Kaya nga, tiis-tiis lang mga sir. At ako mga sir, nung una, kahit punti, ang maisagot ko lang sa boss ko is high lang talaga mga sir. Or yung gusto kong may pardon, yung kasi hindi ko naintindihan, hindi ako nasagot at saka hindi ako na yung hindi ka magtatampo kung napagalitan ka. So nagagalit sa'yo kasi mali ang ginagawa mo. So doon, i-work out mo yung mali mo para magiging tama. Ganun din naman ako palagi mga sir. At saka, ang pinaka-importante dito sa atin mga sir, lalo na dito tayo sa Japan, kailangan natin na habaan natin yung pasensya natin mga sir, at saka babaan natin yung pride natin. Yun ang pinaka-importante para matuto tayong magtrabaho nito. At saka para din naman sa kinabukasan ng pamilya natin mga sir. Sana magustuhan niyo ang video na ito. At saka sa mga kababayan natin dyan na may gustong itanong, magko-comments lang kayo sa ibaba. Huwag kayong mahihiyang mga sir. Panay ko yan sinasabi sa inyo. Huwag kayong mahihiyang mag-commento. Tutulungan tayo dito mga Pinoy mga sir. Ako'y proud Pinoy talaga mga sir kahit marami na. Ah, basta hindi ko na yun, din natin yung kwentuhan yung mga nakaraan mga sir. Basta proud Pinoy ako. Tumutulong talaga ako sa kapwa Pilipino mga sir. At saka kayong mga bata pa, huwag niyong sayangin ang pagkakataon na nandito na kayo sa Japan. Maraming nangangarap mga sir na makapunta dito. Tapos kayo sasayangin niyo pagkakataon. Mag-subscribe na po kayo mga sir sa KM Argel. Ngayon papakita natin dito palagi yung more about work and lifestyle dito sa Japan. Sige mga sir, salamat sa ating lahat. God bless and saludos.